everyone, welcome back to my channel. My name is Jenny, isang proud FDH or foreign domestic helper here in Hong Kong. Kung bago ka lang sa aking channel, ako ay gumagawa ng vlogs about sa aking domestic helper journey na aking na-experience dito sa Hong Kong. And for today's vlog, ay isi-share ko naman sa inyo ang tatlong interview na dapat mong pagdaanan bago ka makarating ng Hong Kong. So if you're interested, just keep on watching! Ang tatlong klase na mag-i-interview sa'yo ay ang una sa agency dyan sa Pilipinas. Pangalawa ay ang broker or agent dito sa Hong Kong. At ang pangatlo naman, ang iyong magiging employer. So magdasal ka na lang guys na masagot mo ang mga tanong at ipagdasal mo din na mapunta ka sa mabuting amo. Pag-a-apply bilang domestic helper papunta dito sa Hong Kong, ay kailangan mong dumaan sa isang legit na agency dyan sa Pilipinas. At dapat dala mo na ang iyong passport and then papipilapin ka nila ng form doon at i-interviewin ka nila kung ikaw ay qualified bilang domestic helper. At gagawa ka ng self video doon kung saan yung self video na iyon ay ipapadala dito sa kanilang connecting agency. At pag naipasa na ito sa connecting agency at napanood na ang video mo, ay tatawagan kanila para interviewin ng isang agent o yung broker. So, ihanda mo na lang din yung sarili mo sa mga interview na katulad ng mga tanong na are you willing to take care of a baby? Yung marunong ka bang mag-alaga ng mga elderly? Anong pagkain ang kaya mong lutuin? Ay ng mga katanungan ng mga agent na tatawag sa'yo pagkatapos nila mapanood ang video mo. Kapag naipasa mo ang interview ng agent o ng broker dito sa Hong Kong, that's the time na hahanapan ka na nila ng employer para sa'yo. So, mag-antay-antay ka lang at pag napili ka ng employer, ay iseset nila ang araw kung kailan kanila i-interviewin. So, habang naghihintay ka, guys, ay mag-aral ka na ng mga possible questions. Tulad ng marunong ka bang mag-alaga ng bata, marunong ka bang mag-alaga ng matanda, anong pagkain ang kaya mong lutuin, may anak ka na ba? Yung mga ganun, guys, na kung ano yung mga past experience mo, ay itatanong sa'yo yan lahat. Kaya ihanda mo yung mga sagot mo para hindi ka mag-utal-utal. So, huwag kang kabahan at huwag kang mataranta kapag ini-interview ka ng iyong employer. And make sure lang guys na wala kang makeup, wala kang jewelry, at maayos ang buhok mo. Kung maaari ay itali mo ang iyong buhok kung mahaba. At kung maikli naman ay ayos lang naman yon basta maayos kang tingnan. At hindi mo na rin kailangan magsuot ng formal dress. Siguro pwede na ang polo shirt o kaya simpleng t-shirt ay okay na yon. Basta pag nakita mo siya ay maging polite ka, i-greet mo siya, good evening ma'am, good evening sir. And then lahat ng sagot mo ay kailangan naaayon sa kagustuhan nila. Pero never kang magsisinungaling kung hindi ka naman marunong magluto ng Chinese food, huwag mong sasabihin na marunong ka kasi i-expect nila yon. Hindi naman kailangan na sasabihin mo na marunong kang magluto ng Chinese food kahit hindi, kasi pwede namang pag-aralan yan dito. Basta sabihin mo lang sa kanila na marunong kang magluto at pinagluto mo ang pamilya mo o kaya yung dating ang trabaho mo, ikaw ay magluluto. So, hindi mo kailangan magsinungaling, no? At maging confident ka sa pagsasalita mo at lagyan mo ng smile ang iyong mukha para magustuhan kanila kasi good vibes sa kanila ang palaging nakangiti. Pagkatapos yung mag-usap ng iyong employer ay ipapaalam sa'yo ng iyong agent kung ikaw ay pumasa o hindi. So, make sure lang na kapag ini-interview ka ay maging polite, smile, and maging honest ka lang sa sarili mo. Yun lang guys. Sana meron kayong natutunan or meron akong na-share sa inyo ngayong araw na ito.
So, kung meron kang katanungan, just comment down below. At kung meron ka pang nais na ipagawang video sa akin na na-experience ko na, ay gagawin ko ng paraan yan at pagbibigyan ko kayo. Kaya, guys, thank you for watching. See you on my next one. God bless. Bye!